Sa pagkakataong ito ay iparinig po namin sa inyo ang mga ilan sa mga pahayag po ng mga dating kaanib sa samahang dating daan. Kaya po sila umalis doon. Ang napansin po nila, masyado silang nabibigatan sa abuluyan na ipinapataw sa kanila. Sila po nilulumpo ng kanilang puno na si Mr. Eliseo Soriano. Pakinggan po natin sila. Ang pinakamalupit sa lahat na sa abuluyan, sa totoo lang ay ang dating daan. Sobrang maraming abuluyan. Abuluyan sa TV, renta ng mga lokal, sa telepono, basta maraming problema palagi na tinatake. Nung una, maaakit kayo, nakalagay sa may anay, loob ng kapila nila, o lokal eh. Hindi po kami tumatanggap ng abuloy sa hindi po kaanib. Pero pagkaanib ka na, yung mga hindi mo inabuloy, obligado, triple. Walang hanap buhay, 30. May hanap buhay, 60. Sabi nila eh, pandag daw sa utang, mga TV, lahat ng babayaran ni Mr. Soriano eh. Para daw pandag daw. Kaya yung abuloy din, di kumaril ako nagdagdagan. Yung 25, gawin 30, o higit pa doon. Una na po kasi yun yung tukahan po niya kami ng tigi 1,000. Pahirapan na po yun. Tuwing pupunta kami ng pasalamatan, iba po yung lagak nila doon at saka yung pangpasalamat. At saka yung po sa lokal. Halos lahat ng panahon na naatinan ko sa mga pulong na yun ng may mga tungkulin, ano yun eh, may biglang bagsakan ng dulo nun. May mga pledges pa, ganun, na ang dami-dami pong hinihingi, pambayad ng kuryente, yung sa ano po, sa TV niya, tapos may mga love offering sa mga misyon. At saka bago mo siya makakas sa pagkain, 5,000 meron ka. Harap na siya sa pagkain. Limandaan yan. Ang dami-dami po niyang hinihingi. Wala naman po kami nakikita na saan napupunta. Tapos, bali pa po, ang nangyayari parang napipilitan na kami mag-abuloy. Hindi na po nasusunod niyan yung kanyang itinuro na ang bawat kaanib o membro ay mag-aabuloy ayon sa pasyan ng kanyang puso. Maraming hinihingi at itinitikta na dapat ganito. Meron tayong abuloyan ganito, hihingi ng ganito. So, kung ano yung dapat na nakalagay dun sa Biblia, dapat yun ang sumusunod lang. Kaya kung 1,000 lang ang dala mo, pupunta ka na apalit, kawawa pamilya mo. Uuwi ka, wala ka ng pera. Kawawa ka na sa dami po ng abuloyan. Eh parang ginagawa niyang business, yung kanyang pagiging mangaral. Eh siya po tong ang dami-dami niya pong sinasabi. Yung pala, sa kanya naman po pala lahat yung kasiraan. Hindi dapat asali ng isang punong mangangaral dito. Ang katunayan po sa ngayon, sabi ng mga kapatid, madami na pong hindi dumadalo. Tanungin po namin sila kung bakit, sasabihin nila wala kaming pera. Sa dami po ng abuluyan. Laging ganun. Ting pasalamatan, walang pagkakataon na hindi nagpapaawa sa mga kapatid. Nandun po kami sa ADD, nakikita po nahihirapan po sila mama. Di ba po sabi po nila, kusang gawa po mag-abuloy. Sila yung magulang mo po, na ano po sila eh, pinipilit lang po sila eh. Kuminsan pa nga, nagte-text din, may dextros eh. Naka-dextros siya. Isa yun sa nakita ko, ang sa aking palagay, dun sa sitwasyon na yun, nagpapa-impresya sa mga kapatid para tulungan, para sa'yo lumakas. Siyempre, pera ang katapat nun, di ba? Kawawa po ang mga kapatid, kaya kung hindi na dumadalo ang kapatid dahil natitisod sa abuluyan, ang katunayan po, pagkatapos ng prayer meeting, katapos ng closing prayer, gusto ng mga kapatid, aalis na dahil alam nila na pagkatapos nun, susunod na yung pag-uusap tungkol sa pera. Pinagpipilitan lang, hindi abuli ito, tulong ito sa gawain. Pagkatapos, puro pagmamakawa tayo kay Bradley, hirap na hirap siya din. Eh sabi ko, para tayo ka kung buti kayo na si Maya po sa poste nito eh. Ang masakit po kasi, ginagamit niyo po yung mga miyembro sa pilitan na po. Tapos sa miyembro mo lahat, ipinapasa lahat yung mga gastusin. Daing ka ng daing, tumigil ka na, maawa ka sa miyembro mo. Sabi po niya, hindi dapat napabigatan ang mga kaanib sa paghingi ng mga tulong. Pero hindi po yun ang ginagawa niya.
ang nakikita ko po, nalulumpo ang mga kapatid. Sana ay maging daan po ito na mabuksan ang puso at isip ng mga nariyan pa po hanggang ngayon sa samahan ni Brad Eli Soriano. Ang totoo, mga kaibigan, bakit po namin inihahayag ito? Sapagkat ang ibig po ng Panginoon Diyos, tayo po maalis sa maling paraan ng paglilingkod, tayo po ay makarating sa kaligtasan. Kaya may babasahin akong talata sa inyo dito po sa Unang Timoteo sa 2:4-5. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya marami na po ang umalis sa samahan ni Mr. Eliseo Soriano at ngayon po kaanib sa Iglesia ni Cristo. At pakinggan ninyo ang kanilang paninindigan nang sila po maging kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat iniwan nila, nilayasan po nila ang samahan na pinamumunuan ni Mr. Eli Soriano. Pakinggan po natin. Sira na ang bahay na dating ating kinalalagyan, ang bahay na kinalalagyan ni Brad Eli, at ang nararapat sa atin, humanap ng ibang bahay na doon makapagkakanlong tayo, matatagpuan natin ang ating kaligtasan. Ang mahalaga, dahil sa pagnanais na maligtas sa araw ng paghuhukom, marami sa kanila ang nakasumpong na ng tamang daan. Narito mga kapatid, nasumpungan ko ang dako ng kaligtasan, ang dako ng Iglesia ni Cristo. Narito ang aral na makapagdudulot sa atin ng kaligtasan. Salamat sa Diyos, dinala niya ako dito bago maging huli ang lahat. Nandito po ang katotohanan. Umaari sana yung 8 taon na inubos namin sa dating daan. Mahigit ang pa, yun ang hinihiling ko sa Panginoon na dagdagan ang buhay namin para makapaglingkod kami ng matagal sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga, kahit uugod-ugod kung pagkakaloob mo sa amin, kahit may sakit ako, gagawin ko yung tungkulin ko para lang ako makapaglingkod sa Panginoon. Ako, awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, marahil dito na magwawakas ang aking buhay. Naramdaman ko ang Espiritu dito. Pagtapak na pagtapak ko sa pintuan, nakaramdam ako ng ginhawa. Parang may nakalag sa aking leeg, parang may tali na nawala sa akin. At ang taling yon ang tali ng mga pagkakamali na aking nagawa noon. Iyan po ang paninindigan ng tunay na nakaunawa sa aral ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Iniwan ng dating maling pananampalataya pero pumasok sa Iglesia ni Cristo. Pero sa kabilang dako, ang nakalulungkot po, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga nasa loob na ng tunay na Iglesia ni Cristo, pero ba't kayo napapaniwala ng mga rebelding itiniwalag ng mga dating ministro? Huwag kayong pumayag, mga kapatid, na masayang ang inyong puhunan sa inyong isinagawang tunay na paglilingkod sa loob ng iglesyang ito. May panahon pa po. Kailan kayo magbabalik loob sa Diyos? Kailan? Kaya, muli po ipinaaalala ko po sa lahat ng mga sumusubaybay ang mensahe po ng kapatid na Eduardo Manalo sa kanilang isinagawang pagtuturo sa ating pagsamba o sariwang-sariwa pa po sa atin. Huwag tayong mababahala, huwag tayong nenerbiyosin sa mga nagaganap ngayon na iba't ibang uri ng mabibigat na suliranin. Pumanatag tayo sa ating kahalalan. Mamalaging matibay ang ating pananampalataya sa magagawang tulong ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay at doon sa mga laging bumabati sa atin. Nariyan po, binabati na rin po natin ang lahat ng mga sumubaybay. Nariyan po si nakapatid na Dylan Ramos diyan sa Milan, Italy. Teresita o Santa Teresita sa Pampanga North, kumusta po kayo? Oregon, kumusta si kapatid na Chris Lotoy? Kumusta ang mga taga Tarlac? At binabati na rin po natin ang pamilya ni nakapatid na Francis Blanca Flor
kapatid na Clement Estrella at pamilya po nila, Ka Arman Ernie, mga kapitbahay ko po yan na lagi sumusubaybay dito. Kumusta po ang lokal ng Henderson, Ka Jay Agustin, yun ang kanilang destinado. Distrito ng Mountain States, kumusta po? Lalo ang kanilang tagapangasiwa, si kapatid na June Pilon, Ka Bolet and family, dyan po sa lokal ng Guadalupe at Ka Alma at Ka Herman, kumusta po kayo? Ka Kelly, kumusta po ang mga taga Kellyville, Australia East? Salamat sa inyong pamamalagi sumusubaybay. Ang Kuwait, Cagayan de Oro, lokal ng Brampton sa Southern Ontario, Palawan South, kumusta po kayo? Ang Zamboanga, kumusta po? Lalo si kapatid na Regian Parmanand na laging sumusubaybay at nagko-comment po dito sa atin. Hermano, kumusta? God bless you. Kumusta po si ang mga taga Northern Europe, taga Bulacan, lalo po sa Salangan, Batangas North, kumusta po? Dublin, Ireland, North Wales, sa UK, at salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Kumusta na po kayo, mga kapatid, at sa lahat ng mga hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa pag-